Today is April 3, 2022. Ay, mukha. Nilagay ko kagabi yung bigay sa akin ni Mar and okay siya. Wala akong nararamdamang kate, walang tingling sensations, no half day, walang half day. At saka ang gustong gusto ko sa lahat is yung sabon. Sa sabon pa lang, pagka hilamos ko pa lang, eh, ang sarap niyang ipanghilamos, sarap niyang isabon kasi hindi siya yung sabon na masakit sa mata, especially sa time na yun, eh, mayroon pa akong mascara, di ba? Hindi ko tinanggal ng wipes or anuman, makeup remover. Yung sabon talaga ng Queen White ang ginagamit ko. And ang gusto ko sa kanya is hindi siya mahapde, hindi masakit sa mata. Hindi namumula yung aking mata kahit hinagod ko ng hinagod sa aking piloka banda dito sa may talukap. Hinagod ko siya ng hinagod para matanggal yung aking mascara. De o sakit sa mata na pumasok yung sabon, wala. At saka yung nilagay ko yung toner, hindi ako nangati first time na gumamit ako ng ganito. So, kailangan talaga pakiramdaman ko siya. Kasi nung una, yung nag-try ako nung ibang product, ano lang yun, skin test, nangati ako agad, tsaka namula, at namaga. Pero, itong sa Queen White, eh, wala akong nararamdaman na kahit konting itchy lang. Wala, wala. Very good siya sa akin. Okay na okay sa akin yung product. At saka, ang lamig niya sa mukha. Habang natutulog ako, parang relax na relax yung aking skin. Since night cream ang ginamit ko, okay siya sa akin. Pasadong pasado. 2 thumbs up. Ngayon naman, try natin. Maghilamos muna ako kasi nawo-walk up lang, diba? Maghilamos ako. Gamit din yung sabon ng Queen White na ang aking gamit. Whitening Goddess. So, gamit ko ngayon ang aking sabon. Maghihilamos tayo. Maghihilamos, tapos pagkatapos maghilamos is gamitin natin yung mga ibang products. Wait. Ganito aking paraan ha, paghihilamos. Basain ko yung sabon ng tubig, tapos ilagay ko siya sa aking mukha. O, diba? Wala akong mararamdamang hapde kahit imulat ko yung aking mata. Hilamos pa lang, sa sabon pa lang, okay na ako. Toner. The next one. Kuha tayo ng bulak. Tsaka lagyan natin ng toner. 3 patak ng toner. Parang moisturizer yung ilagay ko. Ang lambot! Diyos ko Lord. Pasensya na kayo guys. Sadyang ignorante ako sa mga ganitong bagay. First time ko nga, diba? First time kong gumamit ng pampaganda. Sponsored pa. Sponsored sa akin ng kaibigan ko.
ang napakabuti kong kaibigan. Si Marilo pala guys, ang yung nagpadala sa akin ng ring light. Sabi niya. Ang ganya, ilagay sa balat. Ang lamig, ang soft ng skin ko. Ang sarap hawakan ng aking mukha. Diyos ko, Lord. Diba? Pangalawang gamit ko pa lang. Una yung kagabi, na ang gamit ko ay ang night cream. So ngayon ang gamit ko naman is ang aking 3-in-1 pore eraser na sunblock SPF 75. Aking skin guys, ang sarap niya hawakan. Oh my God, Marilo, hindi ko alam na may igaganda pa ng ganito ang aking skin. Diyos ko. Ang kintab. Ang kintab na aking mukha. Ang sarap talaga halurin hawakan. Oh my God. Etong softness pala ng aking mata is lalagyan natin ng ito. 360 Rolling Serum. Ganito na rin ilagay. Correct me if I'm wrong guys ha. Kung hindi tama ang aking pagkalagay kasi hindi ako sanay kayo. Correct niyo ako kung tama ang aking pagkagamit o hindi. Kasi baka mali-mali ako. Today is the 7th day. As you can see, kakahilamos ko lang. And I need to wipe my poo. First. As I said before, the first day of using, sabon pa lang, hilamos pa lang, solve na ako. Yung bang, gustong gusto ko siya kasi ang sarap sa pakiramdam, ang lamig ng aking mukha, ang sarap hawakan. Yung feeling na parang kang nagpapa-facial sa isang derma, 'di ba? Yung facial na mahal pero you don't have to. Kasi meron na sa sabon pa lang. Solve na ako lalo pa pag ginamit ko na yung aking mga beauty skincare, 'di ba? Queen White Whitener, Goddess Toner and Goddess Cream. Ang cream na to, guys, hindi lang siya 3-in-1 pore eraser, kundi sunblock at the same time primer. So, 3-in-1 nga, diba? 3-in-1 sunblock, meron ka ng primer, meron ka pang cream, diba? At the same time, it's pore eraser, which is yung nagmumura kong pore before, the first day of using ata, I saw it. Ngayon, di mo na siya makikita. I'll show you the picture here. From the day I use and after, ba?
Papakita ko sa inyo, nangliit talaga siya, guys. As in, nag-tightened yung aking mga pores na nagmumura na siya before. So, kaya gustong-gusto ko siya gamitin kasi first time ko naman gumamit ng ganito and then ito pa resulta na hindi ko naman inakala na yung makinis kong mukha ay may ikikinis pa pala. Mas lalo siyang kuminis at saka lalo siyang naging yung bang soft to touch and soft to feel. Yung parang ang sarap niya hawak-hawakan. Yung hindi ako magsasawang hawak ng hawak ako bago ako ba sa aking mukha. Kasi dati naman hinahawakan ko yung aking mukha pero di naman ganun kadalas. And now I'm applying a toner. Kailangan sa pag-apply is upward. Ang lamig. Ang lamig ng toner. Yan ang pinakagusto ko sa lahat. Kasi toner pa lang malamig na. O, diba? Kako lang, no? Pero meron pa talagang dirt na naiwan sa aking mukha. Meron pinakamaganda na set talaga siya. Nagagamitin mo. Kasi para mas proven na effective. Okay talaga ang resulta, pa? Mas maganda ang resulta pag yung product na ginagamit mo is iisa lang. Mild product na yung babagay sa aking sensitive and acidic skin. Eh, hindi ako basta-basta gumagamit ng mga kung ano-ano product kasi instead na gaganda yung aking skin, eh parang nagiging uneven tsaka nagiging iba yung texture ng aking skin pag ginamitan ko ng mga product. Kaya hindi ako gumagamit basta-basta. Ngayon lang talaga. I use the eye lifting serum every day. Fish pan. Gustong-gusto ko to kasi ang lamig niya sa mata. So, ang aking honest to goodness review ay purchase na. Lagay ko ang link sa description below. And for you to know na sa aking skin, sa katulad ko na sensitive at acidic yung skin, kailangan ko ng mild na product. Which is, Queen White lang ang nag-fit sa aking skin. Queen White lang ang tinanggap ng aking skin. Kasi, hindi lang siya mild, proven, safe, and effective. Pwede siyang gamitin ng teens, breastfeeding mom, and a pregnant woman. So, talagang, ang mild niya, and the same way is organic siya. Kaya, hindi siya harsh sa skin, hindi siya nakakatakot. Tulad ng aking sinabi, gustong-gusto ko yung Queen White. Ang sarap niya sa skin, diba? Para na akong nagpulbo. In one, eh, hindi naman ako mahilig sa pulbo kasi allergic nga ako pagdating sa mga skincare. Pulbong pulbo ha. Pag nilagay ko sa mukha, eh, kinabukasan, nagkakapimple ako. At saka, ang pinakaayaw ko sa lahat, yung instead na gaganda yung aking skin, eh, instead na pumuti dun sa ginamit ko, eh, nangingitim. Pero sa Queen White is okay lang siya kasi pantay pa rin siya ng aking skin. Although, hindi ako masyadong nag-whiten. So, as I've said nga, diba, acidic ang aking skin. So, kung gumagamit ako ng mga may mga gluta, hindi siya nag-absorb yung gluta kasi na ano siya, na nababara siya nung acid. So, instead na puputi, iitim pa aking mukha. Pero sa Queen White, hindi ho umitim ang aking mukha. Natural lang. Tulad pa rin nung dati, ang ikinaganda lang is kung makinis na ako noon, mas kuminis yung aking mukha ngayon. At saka, ang pinakagusto ko sa lahat, yung bang nag-tighten yung aking mga pores na nagmumura before. So, pinakagusto ko sa lahat yun kasi sagwa tingnan pag malalaki na yung mga pores, hindi mo naman makahide, hindi ako gumagamit ng concealer, hindi ako gumagamit ng mga pulbo, eh hindi ko siya matatago. Okay lang kung naka-face mask ako kasi hindi naman siya makikita, dito lang naman apart yung aking pores na nagbumura. Yung ang lalaki ng pores kasi pumayat ako ngayon, o payat man ako noon, mas pumayat ako ngayon as I check on my previous photos nung nakaraang taon, eh okay yung
okay yung ako. So, without any hesitation, guys, I highly recommend this Queen White Whitening Goddess. And meron din silang Queen White Rejuvenating Set. Meron silang Queen White na serum. Serum na pwede pang dark underarms, pwedeng pang elbow, pang knee, pang lips. Sa tulad ko na may dark lips, hindi ko pa siya na-try. I give it you a review for that serum one of these days. Sa ngayon muna, isinubukan ko muna yung Queen White Whitening Goddess na tinry ko within 7 days. So now is the day that I been promised na magbibigay ako ng honest review sa ginamit kong product, guys. Sulit na sulit yung bigay sa akin ng aking kaibigan na si Marilu. Tsaka, thank you pagbigay ng chance na makakagamit ako ng skincare kasi di naman ako gumagamit. Tsaka, alam nyo naman guys, diba, nawala akong pambili noon. Kaya, for now, I was focused on budgeting by our foods, daily needs, and the necessary. Wala muna tayong mga wants and mga extra na hindi naman natin kailangan. I've always say this in this vlog. Once gumamit ako ng isang produkto, ay gusto ko yung hindi masisira yung aking skin. So, ito yung aking inaasam before na akala ko ay makinis na yung aking mukha. May ikikinis pa pala. And that's because of Queen White Whitening Goddess set na ginamit ko. I will continue using this product and I will give you a review in all the Queen White products na ginagamit ko. Kasi meron pa akong lotion and the serum, the eye lifting serum is ang ganda niya. Oh, slowly by slowly, nawawala yung puffiness ng aking eye bag, diba? Kanina pagkagising ko ang laki niyan. Pero ngayon is slowly by slowly, nawawala na siya. So, yun ang pinakamaganda sa lahat. Ang maganda talaga na pagkagamit sa kanya, guys, dapat mauuna yung rejuvenating bago ka mag-whitening goddess set na pang-maintenance. After maintenance, gagamit ka ulit nung rejuvenating. Ganun ang proseso ng paggamit nitong Queen White. Walang toner yung binigay sa akin na rejuvenating. I assume it as hindi talaga bagay sa akin ng rejuvenating. So, I use the whitening goddess na tumpak na tumpak at saka suwak na suwak sa aking sensitive and acidic skin na ikinagulat ko pa, diba? Kasi alam natin na okay na ako sa aking skin, contented ako sa aking skin kahit na ganun yung aking skin color. Proud po ako sa aking skin color although meron akong scars from previous pregnancies. So, okay lang. At least, ano yun? Part ng pagiging rejuvenating set and Queen White Whitening Goddess set. Yun ang dalawang product na kailangan yung gamitin. Mauna ang rejuvenating set bago ang whitening goddess na pang maintenance. And thank everything. Thank you. Salamat sa panonood. Salamat sa pagbibigay ng panahon. Paglaan ng panahon para panoorin ang aking vlog. Salamat sa lahat ng aking mga subscribers. Sa mga hindi pa nag-subscribe, huwag pong kalimutan mag-subscribe. At salamat sa lahat-lahat ng aking mga kaibigan na nandyan palagi sa aking likuran. Salamat sa aking pamilya, sa aking mama na forever supportive kahit anong gusto ko, diba? Thank you for everything, guys. See you again on my next one. Bye, take care, and God bless you all.